sa likod ng kanyang ngiti. Sino mag-aakala na si Aubrey, biktima noon ng pang-abuso? Mula sa mga taong malilipit pa sa kanya. Noong 6 years old po ako, naalala ko noon, naglalaro ako sa bahay ng aming kapitbahay, nakikinood ako ng TV. And then, yung tatay po ng kalaro ko, binuhat ho ako papunta dun sa kwarto nila. At ginawa na ho yung abuse sa akin. Lalo pa itong lumala nang ang pang-aabuso naranasan na niya mula sa kanyang sariling ama. Yung 6 years old ka kasi, parang mayroong may mali sa loob. May fear kasi syempre tatay mo. Pero hindi mo rin sigurado kung tama ba yung ginagawa niya o hindi. Kasi nga tatay eh. Na which is dapat, di ba, protector mo. Hindi ako makapag-aral ng maayos sa normal kid. Araw-araw kasi yung ginagawa sa akin ng tatay ko. So, mahirap. Aminado si Aubrey na hindi naging madali ang lahat. Pero ang sugat ng nakaraan, ginagamit niya ngayon para magsilbing inspirasyon bilang life coach sa mga katulad niyang naging biktima ng pang-aabuso. Yun na yung parang therapy namin. Yung sharing, pinag-uusapan namin lahat yung mga past and then how we can recover from that. Hindi na nasampahan ng kaso ang ama ni Aubrey. Pero bago pa raw ito pumanaw, nagkaroon siya ng lakas ng loob na kausapin ito at patawarin. It's a long journey. At least binigyan din ako ni Lord ng 1.5 years na catch up kahit papano. Parang wala na akong grudges or anything. Hindi na ako nagdo-dwell doon. Nasa healing pa rin ako. Marami pa rin akong kailangang ayusin sa buhay ko. Isa sa bawat 5 batang Filipino ang nakararanas ng sexual abuse. At 5,000 kaso ng child abuse nangyayari mismo sa sariling tahanan. Samantalang umabot na sa 2 milyong batang Filipino ang naging biktima naman ng online sexual abuse and exploitation. Kapag nanonood po sila ngayon, ano po yung pwede niyong i-advise kapag may nangyari sa kanila sa bahay, or may nangyayari sa kanila sa bahay or kahit wala sa bahay? Si teacher, pwede nilang sabihin kay teacher. Kung meron silang like tita na trusted nila, pwede nilang sabihin kay tita or a responsible adult that they trust. Right. Pwede nilang sabihin. Pero ang pinaka-importante, kailangan magsabi sila. Yes. Bata pa lang sila, dapat tinuturuan na natin sila ng importante ng consent. Kapag meron tao na nag-hug sa kanila o nag-touch sa kanila and they felt bad and uncomfortable about it, hindi pwede yon. Mahalaga rin daw na maging alerto ang mga magulang sa ilang sinyalis ng pang-abuso. Biglang nag-shift yung behavior ng bata. From dating masayahin, from dating they're going out, and then now parang ayaw na nilang lumabas. Okay, meron ding point na palagi silang natutulog or palagi silang pagod or iba naman nagtatantrum. Ano mang uri ng pang-aabuso sa mga bata, mariing kinokondena ng Republic Act No. 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Their Children o VAWC. Kailangan nating tulungan o bigyan ng sapat na assistance yung bata na pumunta sa barangay, pumunta sa pinakamalapit na police station. Lahat ng police station natin merong women's help desk or child's help desk na pwede nilang pagsumbungan. Isa sa mga natutunan ko sa animation story na ito ay yung papakinggan natin ng mabuti kung ano ang kwento ng mga bata. At supposedly, yung pamilya at yung community na ikinabibilangan ng bata, yun dapat ang puprotekta sa bata. Music.